stand doon. Lugas kayo. Okay. So, usap po natin ang Biblia sa Daniel. At bago ko po ituro ito, tayo manalangin. Dahil ito po ay napaka-selan, napaka-ano po nito eh. Napaka-unok na teaching at the same time. Ayoko po magkamali sa paghayag ng mga bagay nito sa inyo. Let's pray. Lord God, even as we look into the book of Daniel, chapter 9. Lord, puno po ito ng mga katotohanan na nangyari na at mangyayari pa. Dalangin namin, Panginoon, na ito'y magpalakas sa amin. At Panginoon, buksan mo isipan namin, puso namin na makita namin yung overview, maintindihan namin, Panginoon. Without, oh Lord, being too specific sa mga bagay na hindi naman dapat bigyan ng diin. At sa oras na ito, oh Diyos, I pray, oh Holy Spirit, that you will guide me even as I teach this, oh Lord. Thank you in Jesus' name. Amen. And amen. Okay, Daniel chapter 9. So, ang title natin The 70 Weeks of Daniel, o kaya It Shall Come to Pass. Ang lahat ng ito ay mangyayari. To give you an overview, yung babasahin natin ngayon, continuation pa rin ito ng 7 . Hindi na natin binasa yung 8 kasi yung 8 extension lang naman ng chapter 7. Na binagit po dito yung Medo-Persian Empire at Greek Empire. Kaya tumalon tayo sa 9 kasi sa 9 yung huling part dito ano po yung huling part dito, yung 24 to 27. Actually, opo, yung mga binanggit na po yung what is to come in so short verses, napakalit na verse lang. Binigay na yung overview ng mangyayari talaga sa buong mundo . And it's difficult to comprehend, pero binigyan tayo ng banal na espiritu ng mag-isip upang ito ay ating maintindihan. Okay. Yung chapter po na ito, dalawang time period pinapresent dito . Yung isa, historical, yung isa, prophetic. And both involve the number 70. No, ito na yun, no? Isang historical at isang prophetic. At makikita natin yung pagka-arrange dito, no? Pag sinabi historical, yung kasaysayan ng mundong ito o nangyari na. At yung prophetic, yung mangyayari pa lamang. Nakakamangha kasi yung prophetic section niya, ilang verses lang to? 1, 2, 3, 4, 5? 4 verses lang ito, no? 24 to 27, pinagkasya niya yung mangyayari sa more than 3 centuries, no? Or more, actually more than, mahigit na time frame na ito. Ganun katindi ang ginawa dito sa Daniel. Kaya ang daming time na mispend ko dito papag-aralan in the short time that I have. I pray na ma-impart ko sa inyo ito na hindi tayo malilito. Anyway, ang aking bagay lang naman dito, next slide please. Ito lang ito lang yung message na gusto kong paratingin. No? Whatever happens, God's promises will happen. Ano man ang mangyari, ang pangako ng Diyos ay mangyayari. Ano ang mangyayari? So, ibig sabihin, sa mga events na makikita natin sa mundo ngayon, bagamat hindi natin ma-relate minsan sa nakasulat na, dahil iba-iba ang pananaw ng mga theologians, ang mahalaga dito, yung sinabi niya, mangyayari. Whatever happens, God's promises will happen. Kahit ano mangyari yan. Kansan dumating tayo sa mga bagay na hindi na nalilito tayo. Ang sigurado dito, yung mga main events na binanggit niya dito, mangyayari ito.
mga solid events na to. Iba-iba lang nga yung pananaw ng mga theologians natin. Kasi apat na view yan eh. No? Apat eh, no? Na, kwan, na talagang nagano na lahat sila eh nagpre-present na ito nga yung mangyayari. O ito nga yung kwan, yung talagang events na binabanggit dito. At yung apat na to, to just give you an idea, yung Maccabean view na pinangawakan ng mga Hudyo, yung dispensational view na pinangawakan ng mga Pentecostal, mga Assemblies of God, tayo, karamihan, iba sa atin, no? Kasama, pati yung Alliance kasama dito in some Baptist churches. Tapos yung ano, yung preterist view na hawak din ng mga ibang iglesia din, no? May denomination. Tapos yung covenantal view na may masasabi ko na ito yung ano, ito yung teaching about kingdom eh, no? Kingdom living. Lahat yun binanggit yung mga events na mangyayari dun sa ano, sa huling araw, binanggit. Iba-iba lang nga yung pagkalagay nila kung saan lugar. Mamaya sabihin ko kung ano magiging ano natin. Ano magiging tayo natin dito? Ano sino susundin namin? Pastor, ano gagawin namin dito? Eh lang dito mga ano eh. Mga matatalinong theologians ito eh. No? And through the same lumipas ang maraming panahon, ang nangyari dito, yung nangyari lang, ayun yung pala tama. No? Yung pala yung tamang view. Okay, tayo. Para sa ano? Para sa inyo lahat. Ano po? Para sa inyo lahat. Lalo na yung mahilig dito sa ano? Sa last days, ano? Sa eschatology, no? Mahilig dito. Na nag-ano tayo dito. Huwag kayong masyado maging concerned sa mga specific, sa maliliit. Yung mga major lang, major things, ang ating isipin. Kasi, mangyayari naman talaga yung mga bagay na yon. Okay. So, tingnan na ulit natin. Next slide. Okay. Ito yung historical view. Ito yung historical part pala. Historical part. No? Nag-umpisa ito sa chapter, sa verse 1 hanggang verse 19. Okay. At itong historical na ito, nangyari na to. Nangyari na. Okay, nangyari na to. Tingnan natin dun sa ano, sa babasahin ng sunod, gagamitin ko na lang yung one, yung itong ginagamit natin na Bible kasi marami kayo dito eh, no, ginagamit. Pero from time to time, I might have to use other versions for this purpose. Ako, wala yung clip natin dito. Nahangin. Pakipakiclip lang po. Pakipakiclip lang. Thank you. God bless you. Hindi ko siguradong matatapos ko ito ngayon. Araw, but we will try to look at it. Tignan nyo, ha? Chapter 9, verse 1 to 3. Ito sinabi. Noon ay unang taon ng pagkahari ni Dario sa Babylonia. Siya ay anak ni Xerxes at buhat sa lahing Medo. Akong si Daniel ang nagbabasa ng mga aklat upang alamin ang kahulugan ng 70 taong pagkawasak ng Jerusalem ayon sa sinabi ni Yahweh kay Propeta Jeremias. Ito, nakaral niya. Kasi many years bago mabihag ang ano, mabihag ang bayan ng Israel, si Jeremias ang papahayag na ito mangyayari dahil kayo ito malikod sa Panginoon. Pinapahayag niya ito to give you an idea yung sa ano sa mga bagay na to. Sige, tingnan muna natin si Jeremias. Jeremias 25. Jeremiah 25. Jeremiah 25. Okay. Okay. Jeremiah 25, verse 8 to 11. Nagpahayag na si Jeremias eh. Maliwanag na nasinabihan sila. Naalala ito ni Daniel dahil si Daniel eh batang-bata pa lamang, si Propeta Jeremias eh propeta na sa Jerusalem. Ito yung sinasabi ha, ni Jeremias ha.
Verse ano? Verse 8 to 11. Kaya ito ang sabi sa inyo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Dahil sa hindi ninyo pagsunod sa aking mga salita, tatawagin ko ang bansang nasa hilagat, pati ang aking lingkod na Haring Nebukadnezar ng Babylonia. O, tingin muna tayo, ha? Hindi pa kilala si Nebukadnezar noon. Wala pa. O, wala pa. Hindi pa kilala si Nebukadnezar noon. Pero binanggit na ng Panginoon. Binanggit na ng Panginoon si Haring Nebukadnezar. Ang ano ko dito, bakit yung sinabi aking lingkod? Alam mo, nagtalo kami ni Caleb dito sa ano na to, eh, area na to, eh, no? Kasi, si Nebukadnezar, tinawag ng Panginoon na kanyang lingkod. Kung titingnan mo, lahat ng mga events na nangyayari, eh, hawak naman ng Panginoon, eh, tinatawag na sovereignty. So, si ano, si Hitler, hinayaan niya ang mga, ano, mag-asik ng lagim, eh, hinayaan niya, eh. So, ibig sabihin, siya ang in-control dito, eh. Pero si Nebukadnezar, sinabi niya, lingkod ko to. Lingkod mo, Panginoon, na sasakop sa amin? Na, lingkod mo? Akala ko, baka may mahal mo. O, tuloy natin, ha? Okay. Sasalakayin nila ang bansang ito at lahat ng bansang nasa paligid. Wawasakin ko ang nang lubusan ang mga ito at kasisindangan ang lahat ng kanilang sinapit. Hahamakin sila na makita sa kanila at mananatiling wasak ang lupain habang panahon. Tapos verse 10, patatahimikin ko ang himig ng kagalakan at katuwaan. Hindi na rin maririnig ang masayang tinig ng mga ikakasal. Hindi na maririnig ang ingay ng gilingan at maglalaho rin ang liwanag ng mga ilawan. Ilawan, tigil tayo dyan, ha? Di ba one time nag-preach ako sa inyo? Yung sa Psalm ito, from yung mga praise and worship leader nila, mga musicians sila, na sinabi sa awit, eh, by the rivers of Babylon, I hang my harps. Yung talaga yung umiiyak sila. At ang sabi nila, hindi na ako tutugtog muli kung hindi ako makakabalik sa aking bayan, yung sa Jerusalem, sa templo. Kasi yung aking buwan, eh. So yung temple worship, yung kanilang ginagawa, na kanilang hindi masyadong napahalagan, inalis sa kanila. Kaya na yung mga modern version, yung mga gitarista nila, no? Yung mga galing na bahista nila, na sinabi ni Nebukadnezar, tumugtog ka nga ng mga bagay na ito sa amin. Ayaw nila kasi ang tugtog na ito para sa Panginoon, eh. So talagang nagkaroon ng tunay na lungkot kapigatian. So, yun, eh, nangyari yun. Tuloy natin, 11. Madudurog ang buong lupain at walang mapapakinabangan ang kanyang mga mamamayan at alipin ng hari ng Babylonia sa loob ng 70 taon. O, tingnan mo, no? Sinabi niya na ito, eh. 70 years. So, let's go back to Daniel chapter 9. Balik tayo. Daniel chapter 9. Sabi niya dito, pinagkaroon. So verse 2, ako si Daniel ang nagbabasa ng mga aklat upang alamin ang kahulugan ng 70 taon pagwasak ng Jerusalem ayon sa sinabi ni Yahweh kay Propeta Jeremias. No? Si Daniel dito, mahigit 8 years old na. Mahigit 8 years old na siya dito. Batang-bata siya nung kinuha sila sa Jerusalem. At binihag ang bayan ng Diyos. Batang-bata siya. Nakwento ko na ito sa first part ng Daniel, binasa natin, ano? Tapos, ngayon, mahigit 80 na siya dito. Tapos, sa alala niya yung aklat ni Jeremias, binuksan niya. Nakita niya, malapit na yung 70 years. Malapit na, tinitin na malapit na mangyari ito. Kasi dito, iba na nag-ahari, hindi na Babylonia. Nahari pa Babylonia? Hindi na, no? Hindi na. Ang nag-ahari dito, yung Medo-Persian Empire na, eh. At nasabi naman sa salita ng Diyos na magyayari yun, nabibihagin din si ano, eh, yung Babylon, eh, ng Medo-Persian Empire. Kaya dito tinitingnan, siguro mga sa aking tansya, siguro mga dalawang taon na lang, matatapos sa 70 years. So ano nangyari kay Daniel? Tignan nyo, ha? Verse 3.
Dahil dito, buong taimtim akong nanalangin at nakiusap sa Panginoong Diyos, nagayuno ako, nagsuot ng damit panluksa at taupok sa abo. Taupok sa abo. Nag-start to siya nag-pray dito. Somehow, naamtig siya nung kanyang nabasa. At kung siya naamtig nung kanyang nabasa, ito yung ano, nag-udyok sa kanyang manalangin. Magayuno. Kasi dinadalangin niya yung bahay ng Israel. Siguro sinasabi niya, Panginoon, nangako ko eh. Huwag mong kalimutan yung mga pangako. Pero tignan mo yung response ng prayer niya. O, yung response ng prayer niya. Tuloy natin hanggang 19. O, at mamaya, re-reveal ko kung anong laman ito. O, tignan niyo, prayer niya dito, nabudyok siya. Nananalangin ako kay Yahweh na aking Diyos at iniingi ko ng kapatawaran ang mga kasalanan ng aking kababayan. Ganito ang sinabi ko, nag-i-intercede na siya dito sa kanyang bayan. Nag-i-intercede siya. Kaya tayo, hindi masama mag-intercede sa Pilipinas. Si Lord, kaawaan mo kami. Kaawaan mo ang bansang Pilipinas. Hindi masama yan. Okay, you can do that. At hingi ng tawad ang Panginoon para sa'yo kumilos. At sinabi niya dito, O Panginoon, dakila at kamangha-manghang Diyos na laging tapat sa kasunduan at tunay na nagmamahal sa mga umibig sa inyo at sumusunod sa inyong mga utos. Tingnan nyo, na laging tapat sa kasunduan. Sinabi niya kay Jeremiah, 70 years. Kaya ito pinakawakin niya, Lord, tapat ka. Excited na siya. Excited na siya. Magano ko, magpapas-forward ako. Papas-forward ako. Hindi siya nakauwi sa ano eh, Jerusalem eh. Pagka tinignan nyo dun sa aklat ni Ezekiel, Esa tsaka ni Nehemiah, hindi nyo makikita si Daniel. Hindi nyo makikita na nakalista na bumalik eh. Hindi nyo mababasa. Kasi naging very important figure na siya eh. Naging mahalaga ang contribution niya dun sa ano, dun sa bansang ito na nasa sumakop sa kanila. Government official na siya dito eh. Talaga, very important, hindi siya pwedeng pakawalan. Ngayon, maaaring, during that time, baka namatay na siya. During that time, nung bumalik na. Pero, palagi ko, hindi pa siya namatay. Palagi ko, ang nangyari dito, he became so valuable, naging napakahalaga niya, hindi na siya pinayagan bumalik. Pero pag pinayagan naman siya bumalik, baka mamatay siya sa lakbay. Ang layo nun, no? Ang layo nun eh. Layo na lalakbay niya. So ito nangyari. Kaya nangyari, anong nangyari dito? Nanalangin lang siya. In-intercede niya yung kanyang bayan. And look at this ha, napipigati siya. Dito sinasabi ano eh, na nag-groaning na siya dito eh. Talagang umiyak na siya. Nagpapatirapa na siya. Talagang ano, talagang dinadalangin niya ang kanyang bansa. Verse 5, nagkasala po kami at nagpakasama. Naghimagsik po kami at sumuway sa inyong mga tuntunin at utos. Verse 6, hindi kami nakinig sa inyong mga lingkod na propeta na binigyan ninyo na ang kapangyarihan magpayag sa aming hari. Pinuno, magulang at buong bayan. Tigil tayo doon. Kung nakinig lang sana sila kay Jeremias. If you had just listened, ayun sa akin, nakinig lang sana eh. Lahat sila nilumpalit sa Diyos, di mangyayari ito eh. Kasi nung panahon niya, no? Panahon ng pinakabatang hari, sino to? Sa tulad ng dila ko? Josiah! Nung panahon ng Josiah, matuwid siya eh. At nung siya'y naghari, talagang yung ano, itong pahayag ng Panginoon na ito, hindi natuloy. Sana kung tinuloy-tuloy lang, hindi na mangyayari yung mga lahat ng iyon. Hindi na eh. Pero nangyari, kung gaano ka tuwid si Josiah, ganun naman baloktot yung mga sumusunod. Ganun man ang kasama. Kaya umabot na, nabuti sila. So tuloy natin, nasaan tayo? Verse 8. Kami po, O Yahweh. And then verse 7, Panginoon, lagi po nasa katuwiran at kami hanggang ngayon nasa kahihiyan. No, you're always righteous, O God. So tingnan niyo, Panginoon, hindi mo pwedeng i-blame yan kasi talaga matuwid siya eh. Gayun po ang buong Juda at Jerusalem, ang buong Israel, pati ang mga pinatapon ninyo sa iba't ibang dako dahil sa kanilang kataksilan. Kami po, O Yahweh, ang aming mga hari, pinuno at pagulang ay nahihiyak sapagkat
nagkasala kami sa inyo. Tignan mo yung intercession niya, no? Pag-intercede niya, no? Ha? Verse 9, Panginoon naming Diyos, kayo po ay mahabagin at mapagpatawad sa kabila ng lagi naming paghihimagsik. Parati silang ano eh, nag-disobey. Verse 10, at pagsuway sa mga utos na ibinigay ninyo sa amin sa inyong mga alipin sa pamamagitan ng inyong mga lingkod na propeta. Ang buong Israel ay nagkasala sa inyong sumuway sa inyong kautusan at hindi nakinig sa inyong tinig. Dahil dito, binuhos ninyo sa amin ang sumpa na nakasaad sa aklat ng kautusan ng lingkod ninyong si Moises. Tingin tayo doon. Si Moises. Alam niyo yung huling, ano, huling payot ni Moises, Deuteronomy 28. Dito sa Deuteronomy 28, ipinayag dito yung blessing ng pagsunod at yung sumpa ng ano, pagsuway. At kung titignan nyo, siya, tingnan nyo sa Deuteronomy 28, 14 na verse lang yung inukol sa blessing ng pagsunod. Yung pagsuway ilan? Tingnan nyo. 53 verses inukol doon sa pag, ano? Doon sa pagsuway. Pero, labing apat lamang yung pagsunod. Dito may sinasabi na sa amin ng Panginoon eh. Meron na sinasabi sa akin dito yung Biblia. No? Ano, very sensitive ang Panginoon sa ano? Yung, hindi mo siya inuuna, hindi siya pinaparangalan. Sensitive siya sa mga ganyan eh. Nasasaktan siya eh, no? Sa mga bagay na ito. Okay, so tigil tayo doon. So ito yung prayer niya. No? Prayer niya. Sa verse 19, sabi niya dito, verse 19, Dinggin po ninyo kami, O Panginoon. Patawarin po ninyo kami, O Panginoon. Kabagan po ninyo kami, O Panginoon. Alang-alang sa inyo. Look at this, ha? O, tingnan nyo, ha? O, alang-alang sa inyo, aking Diyos. Kaya, dinggin po ninyo, Panginoon, patawarin po ninyo kami, O Panginoon. Kabagan po ninyo kami, O Panginoon. Alang-alang sa inyo. Not for our sake, but for your own sake, O God. Grabe yung prayer niya, no? Kabangan nyo kami, hindi dahil sa amin, pero dahil po sa inyo. Dahil pagkasigo, sa mga kami kinahabagan ninyo, lalo nga itataas ang pangalan mo, Panginoon. Lalo nga dadakilain sa iyong pagpapatawad. So, ito talagang, ano, talagang matindi yung, ano, yung binagin niya dito. Now, I have to read through talaga, kailangan basahin ko eh, para makuha natin ito eh. So, as a review, nakita natin sa supplication ni Daniel sa kanyang paglapit, no? Binanggit niya dito kasalanan ng Israel at binanggit niya yung suffering na natanggap ng Israel dahil sa kanilang mga kasalanan. Kaya sa prayer niya ito, may expectation siya kasi malapit ang matapos ang 7 years. Lapit na. At sino yung nag-declare na ano? Umalik sila para ano? Sino una? Si Dario, tapos si Cyrus, ano? Di ba sabi? Ako ay nutusan ng katastasang Diyos na kayo umuwi sa inyong bayan. O, basa natin. Kaya tignan nyo, yung sinasabi po namin sa inyo, nabasahin nyo yung buong Biblia. Kasi makikita nyo yung relationship eh. No? Pag hindi mo nabasa yung buong Biblia, para makita yung overview, hindi mo makikita yung bakit nangyari yung mga bagay na ito at anong significance. Sa Nehemias, balik sila, restore na yung wall eh. Sa Nehemias, no? Sa utos na rin ni Haring Sirio. So ito na yun, ano? Humingi si Daniel, napatawarin siya at i-restore sila sa kanilang lupain. Pero malapit na mangyari yun. Excited sila. Okay. So, ito yung historical part. Nangyari na lahat ito. Nangyari na. Okay. Itong prophetic part, dito medyo nang kakaiba-iba yung pananaw ng mga theologians dito at siyempre may ibang view. Tayo po na First Peacemakers Church of Pagkainta, parang nasa ano tayo eh. Yung full gospel, nasa ano yan eh. Mga Pentecostal yan eh. Side eh.
So, karamihan dyan sa kanila, karamihan, not all, ang sinusunod na view nila dito, yung ano, yung dispensationalism, dispensational theology. Dispensational theology. Na may rapture na darating, pupunin niya lahat, bago dumating yung paghihirap. Pero yung may ibang churches, katulad ng ano, katulad ng Wesleyan Church, yung huli ni San Poco sa Wesleyan Church eh. Oh? At yung ano, at yung Methodist Church, walang ano, yung rapture mangyayari pagkatapos ng paghihirap. Papasok kay lahat doon. Oh. Eh yung ano kasi, yung mga Pentecostal churches, mga charismatic churches, ayaw siguro ng hirap eh, kaya... may mga scriptural basis yun kung bakit yun, no? Of course, nakakaiba-iba lang. Regardless, mangyayari. Maaaring sa una ng paghihirap, maaaring sa gitna, meron gusto sa gitna eh, at meron naman sa uli. Kahit anuman ang lumabas sa katotohanan dito, mangyayari yun. Titipunin niya talaga yung kanyang mga anak. The question is, kailan? Kailan? Ha? Titipunin niya. Ang danger, alam niyo po, na nagiging specific tayo, ano eh, nagsiset na ng mga dates. Ilang beses na yan nangyari. Nung college ako, 1985 dapat eh. Yung dating ni Cristo, yung rapture na yan eh, 1985. Pagdating ng 1990s, si Bang Ikha dumating. 1990 daw. Tapos naging 1995. Di natutunan, di na nangyayari, no? Tapos merong isang grupo ng mga mananampalataya na nag-umpisa na daw. Hindi daw yung mabilisan eh. Dahan-dahan. Kaya hindi ka daw makalutang, punong-puno ka ng kasalanan. Hindi, pinatawag naman ako ni Cristo. Paano nangyayari yun? So, ganun. Tapos, dumating nung year 2000. Ang dami mga preachers na lumabas dyan. Ganito, magkakagulo na. Paghanda kayo. Hindi rin nangyayari yan. Recently, 2005. Uli, lumabas yan. Hindi rin nangyayari. 2009. Hindi rin nangyayari. 2015, di ba? 2015, may isang grupo ng mga ano? Ito na! Ito na yung rapture yan! Hindi rin dumating. Ano ba? Darating ba talaga? Kuya? Darating talaga. Darating. Huwag ka lang maglalagay ng date. Kasi sabi ni Cristo Jesus, Ama lang nakakaalam. Ama lang. Kaya mga doktor-doktor dyan na doktor na tuloy yung ano. Recently, nag-ano ako eh. Recently, meron akong isang pinapakinggan na ano, na preacher eh, no? Mami-mention ko siya kasi sinabi niya to eh. Si John Hagee, nagsabi siya na ano eh, na itong last year ata eh. Although hindi naman siya naging specific, sinabi niya, it seems. Kaya, okay, tuloy natin. Nakapapatoy. So, ayun yan. Sabi niya, not for our sake, but for your own sake. That's the best prayer. Hindi para sa akin, Panginoon, pero para sa iyo. Kasi lahat ng mga pagbibigay ng papuri sa pangalan ng Panginoon, yun yung nasusunod dito. Kaya sa prayer natin, misa nagpre-pray tayo, no? Di ba, nagpre-pray tayo. Tapos nag-ano tayo dito, pinagpapasin pa natin. Tapos talagang ano, nagpapatiraba pa tayo. Yung sasagutin ng Panginoon, yung mga pagbibigay ng papuri sa Kanya, mas mataas sa papuri sa Kanya. Ayun yun, sa prayer mo. Anything that would give glory unto His name, ayun yung ano mangyayari sa prayer natin. So tuloy natin. Okay. So, matapos tayo dito, punta tayo sa prophetic part. Okay, prophetic part. Huwag mo na. Pinayaman mo na. Sige, bigay mo na eh. Sige, okay lang. Huwag mo na. Basahin mo natin para makita natin yung overview. Sabi dito, habang ako'y nananalangin, verse 20, habang ako'y nananalangin at ipinapahayag ko ang aking kasalanan at ang kasalanan ng bayan kong Israel,
Nakiusap ako kay Yahweh aking Diyos. Alang-alang sa banal na bundok ng aking Diyos, ang anghel na si Gabriel, na nakita ko sa aking unang pakitain, ay mabilis na lumipad palapit sa akin sa oras ng paghahandog sa gabi. Sinabi niya, Daniel, naparito ako para bigyan ka ng karunungan at pangunawa. Basahin ko muna lahat, ha? Sa simula pa lamang ng iyong pakikiusap ay tinugulong ka na ng Diyos. Kita mo, no? Lakas ni Daniel sa Panginoon. No? Labis kanyang binamahal. Naparito ako para sabihin sa iyo ang kanyang tugon, kaya makinig ka upang maunawaan mo ang pangitain si Elkana. Nung una, sa historical part, it is Daniel and God. Ito si Daniel tsaka si Anghel na Gabriel. Ito ang ano, ang kwento dito. Okay. Anong misyon ni ano? Ni Gabriel? Para sabihin, no? Para sabihin eh. Pinadala siya, ano po? Para maintindihan ni Daniel yung future plan ng Panginoon sa Israel. Para maintindihan niya. Pinahayag niya kasi, ano eh, mga pangitain na ito lumabas eh. So, ang purpose si Gabriel ay para sabihin sa kanya. Minsan, siguro yung mga ibang kulto ngayon na kasi itong ginaya ito eh, siguro lumapisahan din ang anghel eh. Sinabi na ganito eh. No? Hindi naman nakasulat yun. Ano? So, meron ganun, di ba? Mapit sa akin ang anghel. Iba naman yung iba dyan eh. Pero, merong anghel talaga. Alam natin yan, anghel talaga. Pero dito, ang purpose ng anghel na Gabriel para sabihin sa kanya yung plano ng Diyos para sa bayan ng Israel. Okay? Ang nature nito, ang Panginoon, sinasabi sa kanya, lulubusin niya yung kanyang plano. During a, may dito, okay, dito ah, may binigay na ng number of years. Okay, ganito ah. Maliban na lamang nasabihin ng salita ng Diyos na ganito ang number, alam mo, kayong maniwala agad. Kasi dito nag-specify naman eh. Pero siyempre, yung pananaw natin at pananaw ng Diyos, iba pa rin. Okay. Sa lahat ng ano, limited din naman ang time ko, no, na magpag-aral ito, no. Pero, sa nakita ko, yung years dito na binanggit, o yung 7 weeks na sinasabi, lahat nagkakasundo eh. Kasi meron ng verse dito sa Bible na nakasunod na nakalagay eh. No? Na yung 70 weeks dito refers to, o yung 1 week dito refers to 7 years. Lahat yan nakakasundo, lahat. At meron mga scriptural basis dito. Kinuha sa Genesis, kinuha sa Jeremiah, kinuha sa Revelations. Huwag na natin hindi ko na ibibigay po yun, no? Kasi hindi naman scholarly ang ano ko dito eh. Ang gusto ko dito talaga, maitas lamang ang pangalan ng Panginoon eh. At kung ano magiging galaw natin. So, ang number nito na binanggit is 70 years. Next slide ka. So, ito yun. Yung Gabriel's message, yung prophetic frame, 70 weeks of 7. So, 7 times 70, 490. So, 490 years. Ito naman, yung sinabi niya ito, nangyari na ito eh. Totoo naman eh, ito nangyari. Nasa history na eh. Yung pinayag na ito, ngayon. Noon, hindi pa nangyari. Pero may nakita natin, nangyari na ito. Na, mangyayari yan, after 400 ano, yung 490 years na ito, lalabas din yung ano, yung sinasabing si Kristo Jesus. So, tingnan natin muna sa Nehemiah, chapter 2. Ito yung ano eh, yung 49 years na ito, ito yung beginning ng command to build Jerusalem. Darating ang ano, ang magpag-umpisa yung time frame nung sila'y bumalik na. Okay? Maliwanag po ba? Yung mag-umpisa yung 490 years, mag-umpisa ito, pagbalik na nila sa ano, sa Jerusalem. Pagbalik na nila. O, tingnan natin, Nehemiah. Sige. Nehemias, chapter 2. Nehemias, chapter 2.
Verse 1 to 8 ito, pwede natin babasahin lahat. Nang panahon iyon, ako ang namamahala sa mga inumin ng hari. Isang araw ng unang buwan, ikadalawampung taon ng paghahari ni Artaxerxes na to, binigyan ko siya ng kanyang inuming alak. Noon lamang niya ako nakita ang malungkot. Tinanong niya ako, bakit ka malungkot? Tingin ko sa inyo, wala ka namang sakit. Natakot ako, kaya sinabi ko sa hari, naway, ingatan kayo ng Diyos habang panahon. Nalulungkot po ako sapagkat ang lungsod na pinaglibingan sa aking mga ninuno ay wasak. Binasa kasi ito ni Nebuchadnezzar. At ang mga pintuan niyon ay natupok ng apoy. Ano ngayon ang nais mo? Tanong ng hari. Nananalangin ako sa Diyos ng kalangitan. At pagkatapos sinabi ko sa hari, kung paihintulutan po ninyo ako, kamahala, nais kong muwi sa Uda upang itayong muli ang lungsod na pinaglidingan sa aking mga ninuno. Verse 6, sinabi sa akin ng hari na nooy katabi ng reyna, ganun katagal roon ay kailan kang babalik? Nagtakda ako ng panahon at malugod naman akong pinahintulutan. So nag-umpisa dito yung years na yan, yung 490. At sa loob ng 490 na yan, hihinati yan sa tatlo eh. Dito papasok si Kristo Jesus. So basahin natin, balik tayo sa Daniel. Para mabasa na natin lahat. Verse 24. 70 linggo ang panahon, palugit, sa iyong sambayan at sa banal na lungsod upang tigilan ang pagsuway. Wakasan ang kasamaan at pagbayaran ng kasalanan. Pagkatapos bagahari na ang walang hanggang katarungan, magaganap ang kaulugan ng papangitain at ang pahayag, itatalaga na rin ang kabanal-banalan. So ito na yung ito na yung final, ito mangyayari. Yung mga iba masyado nilang in-specific yung 490 years . Na talagang sa time na yun kasi maghahari na ang Panginoon . So, pero iba, tingnan natin . Sabi niya dito, so verse 25, unawain mo ito, mula sa pagbibigay ng utos na muling itayo ang Jerusalem. Kailan nangyari yun? Panahon ni Nehemias, no? Na muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng pinunong hinirang ng Diyos ay lilipas ang 7 linggo. Muling itatayo ang Jerusalem at ang mga lansangan at pader nito ay ayusin sa loob ng 42 linggo. Ito ay panahon rin ng kaguluhan. Pagkalipas ang 42 linggo, papatayin ang hinirang ng Diyos. Ang binamit dito sa inyong mga Biblia, sa mga English, the Messiah. Diba? Messias. So, ibig sabihin, ang kwento dito, kasama yung pagdating ni Kristo Jesus. So, pinatay na siya, di ba? Pinatay na si Kristo Jesus. At tuloy natin, verse 1, papatayin din ang Diyos. Ang lungsod at ang templo ay wawasangin ang hukbong ng isang makapangyariang hari. Ang wakas ay darating na parang baha at pagkakaroon ng bigbangan at pagwasak na itinakda ng Diyos. Okay. Istampo na natin yon. Okay. Noong si Kristo pinako sa krus, matay na siya, merong isang dumating na nagpapangalang Titus. Sa history. History po ito. Winasak niya ulit ang Jerusalem. At dahil dito, kumalat tayo mga Hudyo. Dito, kumalat na sila. Kumalat na sa ibang dako ng mundo. Wala na. Kailan sila muling bumalik ulit? Kaya tingnan nyo, ang pinahimbenta, okay, nawasan na sila. Tapos, noong 1948, si Carlos P. Romulo, ang United Nations noon, dahil sa isang Asian country, sa isang resolusyon na buuin ulit ang bansa ng Israel at bigyan sila ng lugar, nabuo ito. Anong bansa na yun? Sino mo ito? Pilipinas yun! Kayo yun! Yung Pinoy, no? Kaya noong 1948, nabuo muli yung state ng Israel.
Kaya tignan nyo sa Israel, meron silang ano, Philippines Day. Oh, kasi kinikilala nila yung contribution ng Pinas. Kaya ako, tutuwa ko dyan eh, kasi talagang ano eh, part-time ng history eh. Sayang, walang pinakit dito ng Pinas, ano wala eh. Pero, depende na lang, yung nawasak doon, winasak ulit. Winasak ulit. O sabi, at ngayon, tuloy muna natin ha. Ang haat, sabi dito, verse 26, pakilig sa apat mo dalawang linggo, papatayin, okay. Verse 27, ang haring ito'y gagawa ng isang matibay na kasunduan na maraming tao sa loob ng isang linggo. Isang 7 years yan, no? Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghahandog. Ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay dito. Everyone agreed na yung tao na yun yung Antikristo. Pero sabi niya, ano yung templo eh, ititigil niya uli yung temple worship eh. Eh, hindi pa naman na itatayo ang templo ngayon. Alam mo bakit? Alam mo bakit? Kasi yung lugar ng templo, yung original na templo ha, ni Solomon ha, sakop na ng mga ano eh, Muslim countries eh. Doon nakatayo yung ikatlong pinakamahalagang Muslim shrine, yung Dome of the Rock. Eh, wasak pa rin yung templo eh. Ibig sabihin, matatayo ulit yung templo na ito. May tatayo ulit. Matatayo ulit. Pag naitayo itong templo na ito, ibig sabihin, darating na yung ano, yung Antikristo na ito. Na maraming nagsasabi na ito eh, may dugong Israelite ito, kalahati. Okay. Yung Antikristo, tingnan natin. Kailangan maging ano tayo, clear tayo dito ha. Katulad na sinabi ko nung nakarang linggo, marami na ang nagsabi kung sino yung Antikristo na yan. Madami na. Kaya nga, yung ano, yung Seventh-day Adventist, nakalimutan ko anong year ito eh. Inisip nila kasi baka dito ang Antikristo, darating na siya. Handa natin natin sarili, kasi sabi ng Panginoon, kukunin sa mundo eh, di ba? Pagbal sa mundo, at kukunin niya kanyang mga ano, mga lingkod. Nagpunta sila sa mundo. Eh, hindi dumating. Ganyan, ano, tingnan niyo yung pagka naglalagay ka ng date, mahirap eh. Dumating. Okay. Again, kung makakuha kayo ng aklat ano, ni Hal Lindsey, hindi na masyadong binibigyan ito ng time na ano ng kahalagahan ngayon dahil sinabi niya 1985 eh, hindi na tuloy. Pero pagkabat, may binanggit siya ng iba't ibang mga ano doon. No? Ang pangalan ng aklat, Late Great Planet Earth. Aba, noong college ako, ano ko doon? Talagang lahat kami nakatuto. Dating ng Panginoon, dating ng Panginoon. Sa ano ko, nasa ano ko, going sa 20s pa lang ako noon, no? Dating na. Ayun nga, 57 na ako eh. O, 59 pala. Kala ko, na mag-o-borek. Kala ko, na mag-o-bag-tutumid eh. Dapat sister, binigay mo na sa akin yun. Oo. Oh. Pero, ibig sabihin ba noon, hindi darating yung mga events ito? Darating! Darating! Darating yun! Pero kung mag-isip, next year na, next year na, next year na, o sa ganitong oras, next year na gano'n. So, basag ang ano, basag ang templo, ang tinatayuan. Marami ng storya na nangyayari dyan. Yung una, nakita na daw yung original na ano, na Temple Mount. Nakita na daw. Meron pang nagsasabi na gumagawa na daw ng underground. Patungo doon. Sa Temple Mount na yun. At pagkatapos, magkakaroon daw ng malakas na earthquake. Alam, pasasabugin eh. Para daw bumagsak. You know? So, ito yung mga events na ano nangyayari. Okay. So, ano ang sinasabi dito? Lahat ng 69 weeks na ito nangyari na. 1 week na lang yung 7. Yung 7 na years. Ngayon,
Hindi natin alam kung kailan magsisimula yon. May nagsasabi ngayon na nagsisimula na daw. Pero nagsisimula na ngayon, eh bakit wala naman masyadong katindihan, ano? Nagsabi si katindihan ng paghihirap, mga gera. Although binanggit kasi ni, ano, ni Kristo Jesus eh. Sa Matthew 24, Matthew 25, mga alingaw-ngaw ng ano, ng digmaan, earthquake, at iba't iba pang event. Pero sabi niya, ano sinabi niya doon? Pero hindi pa ito ang wakas. Oh, pero tingnan, dapat mag-i-clean kayo, ha? Hindi pa ito ang wakas. Hindi pa ito. So, ibig sabihin, bagamat iyon ay sign, hindi pa yun kasi hindi natin alam kung kailan. Hindi natin alam kung kailan mangyari. Ako personally, yung mga Pentecostals, ang inabangan nila kasi yung 1 week na lang yan. Iba-ibang treatment yan eh. Kung saan niya apply yung 1 week na yun eh, huli-huli. Ang dami. Apat na pananaw yan. Pero mga Pentecostals, karamihan, makinig kayo kasi dugong Pentecostal kayo eh. Karamihan, ganito. Ganito ang akwa nila. Malaking bagay yung templo sa Jerusalem. Malaking bagay. Okay? Ibig sabihin, pag natayo na yung templo sa Jerusalem, dyan ang simula ng ano, ng 7 years. Kasi papasukin nyo ng Antikristo eh, nakasulat, no? Ang mga gulo. Mag-establish siya ng ano, ng government, na one world, ano? Na mag-establish siya ng peace. Tapos sa kanya nag-desecrate after yung sinabi sa kalahati ng week na ito, doon na mag-umisa, lalabas ang tunay ng kulay. Okay, mga pente ko, ganitong style. Okay. Kapag ka, nabasa mo, hindi ko man sinasabi nito, itong pangatawan ninyo, hindi. Sa kanila ganito, pag nabasa mo sa balita na yung templo ay naitayo na, naiiwan ka na sa rapture. Okay, naiiwan ka na. Okay. Pero, wala naman sinabi sa Biblia kung kailan mangyayari yun eh. Wala eh. Ibig sabihin, baka abutan ka pa rin ng ano eh. Ng paghihirap natin eh. So, ano magiging stand natin? Okay, yun ang gusto kong bigyan ngayon. Lang din. Tatagalin natin yan mga ano, masyado scholarly yung ano na yan eh. Sige, taas. Okay, una, don't panic. Sabi sa tabi niya, don't panic. Okay, masyado. Tanggalin na lahat ng pera sa bangko. Maganda tayo. Gumawa tayo ng malaking shelter. Doon tayo titira. Automatic anti-Christian. Huwag kayo magpanik. Kasi, ano naman eh, pangangalagaan naman ng Panginoon yung ganyang mga anak eh, di ba? Pangalawa, don't predict dates and names unless explicitly written in the Word of God. Huwag kayo magpredict ng mga pangalan. Okay, anong sinabi dun sa ano sa prophecy kay Jeremias? Binanggit si Nebuchadnezzar. Malinaw eh. O tingnan nyo, si Nebuchadnezzar din ang ano. Pero yung mga walang ng associate na pangalan, huwag kayo agad mabintang. Mabintang. Oo, no? Kasi ako, isa rin ako sa mga naniwala dito nung bata ako eh. Isa rin ako eh. Kasi siyempre excited din ako eh, no? So, tinitignan ko sino-sino yung Antikristo. Umabot ang Antikristo yung ano, yung si Pope John Paul kasi may Jewish blood siya eh. Pero wala na siya ngayon, si ano, si Pope Francis na yun. Tapos ano, siya din, si Henry Kissinger, Kennedy, at kung anong mga personality pa ang nakita. Malalaman mo na lang kung sino siya pag lumandag na siya. Meron pa nagsasabi na yung Antikristo na ito, eh hindi talaga ano, kasi mababasa pa, pinag-aaralan yan, wala daw siyang soul. Kaya merong nag-introduce pa na yung Antikristo na ito, clone ito eh. Clone ito ni ano, ni Kwan, ni Hitler at ni Kwan, at ni Kennedy. Ganun ano, mga ganyan. Okay, huwag kayo mag-associate. So, una ano, don't major on the minor. Anong ibig ko sabihin? Oo,
Oo, binabanggit sa salita ng Diyos. Sabi nga ni Dick eh, yung last time, di ba? Sinabi niya nga na, oh, parte ito ng ano, parte ito ng teaching, ng eschatology, no? Pero maliit na bagay lang ito. Ano mahalaga? Eh yung kaluluwa. Yung paglago na yung kaluluwa, si Cristo Jesus. Yung God the Father. Yung mga major dito, ano eh, kaligtasan. Oh, kaligtasan, major yan eh. Ibig sabihin, ano yan, na ikaw ligtasan, biyaya ng Diyos, by faith in Christ Jesus. Ayan, oh. Yung Diyos natin, eh, may tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Eh, major yan. At yung mga iba pa, yung ano, yung iba pa ang makikita natin, ito, minor lang ito eh. Yes, ito, minor ito. Wala itong kinalaman sa kaligtasan mo. Wala. Si Kristo Jesus, siya ang merong kinalaman sa kaligtasan ko. So, anong gagawin mo? Oh, practice the two great loves. Ano yon? Love God with all your heart, with all soul, and all your mind. Love your neighbor as yourself. Ito, dito kayo magpakalago. Huwag kayo mag-aabala dyan na maglalagitan yung day. Sino ba ito? Ay, ito siguro Ate Kristo. Walang madadalang kaluluwa yung mga ganyan. At kung meron mga dalawang kaluluwa, sa takot. Alam niyo nung mga preaching ng ganito, lalo na no, nung kakalig siya ko, no, burning hell, linabas pa eh. Oo, maraming tumanggap sa Panginoon dahil natakot. Hindi dahil sila eh, inantig ang kanilang puso ng banal na Espiritu para lumapit sa Panginoon. Now, I'm not saying, hindi ito dapat pag ito na napansin. I'm not saying na hindi, na hindi ito salita ng Diyos. Salita ng Diyos ito. Part ito. Pero, maliit na parte lang yan. Patunan natin yung pag-asik ng salita ng Diyos. Yan, major yan. Kasi sinabi ng Panginoon, go ye and make disciples of all the nations. Eh. Great Commission. Ayan, mga major yan. Yung mga minor, eh, okay lang na alamin natin. Basta alam lang natin yung mga main points. Okay? Kasi mamaya dito eh, hindi na tuloy yung rapture. Mag-worry ka na lang paano ito. Oh, hindi. Pero kung ikaw nakahanda, sa isang nakahanda, ito eh, walang problema. Susunod, focus on Christ. Focus ka kay Kristo Jesus. Oh, si Kristo Jesus ang ano? Minsan nga, nagdadaluisin po, ang tagal na natin sa Old Testament. Kailan, bumalik ulit ako sa Gospel. Kasi nawawala yung focus eh, nawawala na kay Kristo eh. Si Kristo yung dahilan kung bakit tayo nandito. Focus on Christ. Focus on Christ. Okay? Tapos, yung muli, live to glorify God. Pag ginawa mo ito, wala kang talo. Wala kang talo. Mag-iba-iba man ang events. No? Kung dumating man na si Pinoy pala anti-Christ. Ang dami nang sinasabi kasi hindi na kurban yung ano eh. Yung SSS eh. Siyan! O kaya si Duterte, no? Dahil killer eh, dami papatayin eh, no? O kaya si sino-sino, no? O tayo paglagay ng mag-associate kahit sino man. Pag dumating yan, darating yan. Ayun lang, tiyak tayo. Tiyak. Pero associating. So nakuha natin yung message ngayong maga. Hallelujah. No? Palakpan natin ang Panginoon. Praise the name of the Lord. No? Praise the name of the Lord. Tayo po eh, manalangin.